guys! Welcome to my YouTube channel. So again, nandito na naman tayo para magbigay ng panibagong aral or discussion para sa araw na ito. Ang topic natin for today is about introduction to criminology. Pasok natin ang isang theory para sa araw na ito. So, ang theory natin ay kay Emil Durkheim, kung saan papasukin natin kung ano nga ba talaga ang anomy. Okay, tandaan nyo lamang kapag anomy ang pinag-uusapan, there is a societal normlessness or may problema sa isang society kung saan walang norm na sinusunod. Okay, pag-usapan muna natin yung societal or society. Pag sinabi natin society kasi, nakapaloob dyan yung group or individual na kung saan sila ay nagkakaroon ng interaction to each other. So, walang pinagkaiba yan sa isang community. There are group of people or individual doon na kung saan sila-sila yung magkakasama at nagkakaroon ng interaction sa isa't isa. Pag sinabi naman natin normlessness, yan yung pinaka-root word pagdating sa anomy. Pag sinabi natin norms, pag sinabing norms, it means standards, rules and regulation. That is norms, yung pamantayan sinusunod ng isang lipunan. Pero sa anomy, kailangan hindi norms, kailangan gamitin mo yung normlessness. Bakit normlessness? Because in anomy, it explains na there is a normlessness in the society. That's why people become limitless and uncontrollable, kaya nagkakaroon ng chaos. When you say chaos, kaguluhan. Okay? Normlessness means, okay, lack of norms, or normlessness means walang pamantayang sinusunod sa isang lipunan. Kaya ang mga tao ay uncontrollable and limitless sa kanilang mga ginagawa. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan or matinding chaos sa society imbis na united sila or may unity sila. Let's set an example. So, example dito sa isang barangay. Imagine in your community, walang barangay. Walang barangay captain, walang barangay tanod, walang barangay chairman, walang barangay members. Wala din SK kagawa, din SK chairmans. What will happen in that community? Okay, anong mangyayari? Siyempre, kung walang nagpapasunod, walang magbabawal sa isang community or sa isang barangay, people become limitless because ang isipin nila, they can do whatever they wanted to do because wala namang magbabawal at wala magpaparusa sa kanila. For example, magtinda ka, si Ana nagtinda ng droga dun sa barangay nila. So, nakita ni Pedro, ay si Ana yumaman dahil sa droga. Okay, magtitinda na rin ako. Okay, because walang limitasyon ang lahat ng tao. Walang nagbabawal, walang magpaparusa. That is normlessness or the result of their normlessness. Another sense of example. Okay, another example is, sa classroom may batas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Pero, pag sinabi, mag-comply ka, kasi sabi nila, pwede ka na lumabas. Okay? Pero imagine, yung classroom, wala talagang batas. Anong mangyayari sa mga estudyante? They become limitless. Walang susundin na rules and regulations. They become uncontrollable sa mga movements nila or dun sa mga actions nila. That's why, anong mangyayari sa estudyante? Okay? Magkakagulo sila. Magugulo yung classroom at lahat sila. Okay? Wala nang susundin batas or wala nang susundin regulation. So that is Anomy by Emil Durkheim, and I hope may natutunan kayong theory sa araw na ito. Maraming salamat. Please hit the subscribe button and the notification bell para to keep you more updated sa mga latest at sa mga next videos. Thank you!